Magandang gabi, Oriental Mindoro, ikadalawa sa buwan ng Pebrero, taong 2018. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng mga balita, bagong fare matrix sa mga sea vessels bunsod ng train law ipinatupad na. Unified Transport Group ng Lalawigan, prioridad ang kaligtasan ng mga pasahero. At unang araw na pagpapatupad ng video okay and sound amplifying equipment ordinance, tinutukan PSD at Calapan PNP. Sa detalye ng ating mga balita, upay pagdiwang ang mga tagumpay na nakamit ng Synergy Project, isang multi-sectoral partnership na pinamunahan ng PAT Foundation Philippines Incorporated, isang pagpupulong ang isinagawa na karang 23 ng Enero, taong kasalukuyan. Ang Synergy Project ay naglalayong patatagin ng mga dati at bagong tatag na Marine Protected Areas o MPA upang maprotektahan ang mga marine biodiversity sa Verde Island Passage. Ang Verde Island Passage ay itinuturing na Center of Biodiversity at isa sa most ecological and economical important marine key biodiversity sa bansa. Bukod sa selebrasyon, naging bahagi ng programa ang pagbabahagi ng best practices at mga karanasan ng mga benepisyaryong MPA. Isa sa mga ito ang Baco MPA sa San Andres sa pamamagitan ng koordinasyon ng PAT Foundation sa Department of Science and Technology, Oriental Mindoro, isang pagsasanay sa paggawa ng sukang sasa ang isinagawa ni Edgardo Salamanca. Si Salamanca ang pangulo ng samahan ng mga taong nagtataguyod ng produksyong natural o standpon at isang DOST Assisted Association. Bukod sa Baco MPA, nagbahagi din ng kani-kanilang kwento ang ibang MPA mula sa Nauhan at Calapan. Inilatag naman ni Provincial Agriculturist Christine Pine at Nauhan Mayor Mark Marcos ang inisyatiba ng Pamalaang Panlalawigan at Pamalaang Bayan upang masustene ang layunin ng programa. Sa huli bilang pasasalamat sa lahat na nakiisa, nagkaloob ng katibayan na pagkilala ang PAT Foundation sa BIFAR, TESDA, PNPMG, DAATI, City Health Office, PIO, MINSCAT at DOST. Samantala, nagkamit ng karangalan ang Technical and Educational Skills Development Authority o TESDA Oriental Mindoro bilang 2017 Mimaropa Best Operating Unit. Ika-30 ng Enero nang ganapin ang pagbibigay ng parangal sa iba't ibang opisina ng TESDA sa rehiyon ng Mimaropa sa isang resort sa lungsod ng Calapan. Mula sa limang mga TESDA's provincial offices, ang TESDA Oriental Mindoro ang nagkamit ng pinakamataas na parangal bilang Best Operating Unit sa taong 2017. Bukod sa parangal na ito, nakuha ng Simeon's One Vocational Technical College ng Bansud bilang 2017 Overall TESDA Training Institute sa buong Mimaropa. Ayon kay Rosalina Reyes, Supervising TESDA Specialist ng TESDA Oriental Mindoro, nakamit nila ito dahil na din sa mga programa ng kanilang inilunsad ng nakaraang taon. This year, last January 30, ang awarding ng Best PO, Best Operating Units for the year 2017 ay nakamit ng TESDA Provincial Office ng Oriental Mindoro. Last year, starting January, toxic para sa TESDA Oriental Mindoro yun dahil with our very dynamic regional director and our good leader of our provincial director in Oriental Mindoro. Kaya lang din kami naging number one kasi ang Oriental Mindoro ay Grand Slam sa lahat na institutional awards na binigay ng TESDA National. We have a national winner for the TESDA Idol Award, which was received by our partner, Paradigm College of Science and Technology, through the President, Mr. Hernan Irurita. Siya ang nakakuha ng National TESDA Idol Award. And then we have also our provincial governor who was awarded as the National Kabalikat Award kasi siya naman yung tumutulong sa atin at nag-i-implement ng katulong nating mag-implement ng programs and services sa Oriental Mindoro. And we have also our Tagsanay Award na nakuha ito ng isa naming trainer na si Miss Edna Lynn Salcedo from Simeon's One Vocational Technical College in Bansud. So yung mga awards na yon,
ay malaking contribution para sa performance ng aming operating units. At sa buong Mimaropa, kami lang ang nakakuha noon. Siguro, dahil nga tinulungan din kami ng aming supportive na regional office through our regional director, Director Carlos C. Flores. Dagdag pa ni Reyes, pinaplano nila na mas pagandahin at patuloy na paigtingin ang mga proyekto ng TESDA Oriental Mindoro. Hindi lamang para sa parangal, kundi para sa mga mamamayan na sinusuportahan ng TESDA. Anya, napakalaking parangal din sa TESDA Oriental Mindoro ang iba pa nilang nakamit na parangal na naging dahilan din upang maging 2017 Mimaropa's Best Operating Unit. So, napakaswerte din ng Oriental Mindoro kasi last year we have given the chance to have the budget for the construction of our regional office and TESDA provincial office to be constructed in Masipit, Calapan City, near the office of the Land Transportation Office. Tawiran, Calapan City. It was started last year, the construction, and hopefully, by the end of 2018, matransfer na yung regional and provincial office sa Tawiran with a budget of 75 million. At ang budget na to ay nakuha din sa pakikipagtulungan, siyempre, ng ating congressman Doy Lachon. Kasi siyempre, nandun siya sa budget. Siya ang vice chairman ng appropriation. So malaking tulong po, Congressman Doy Lachon, ang inyong tulong para yung pong aming opisina sa Tawiran Regional and Provincial Office ay ma-construct. And hopefully, by the end of the year, nakatransfer, fully transfer na po ang office namin doon para naman hindi na kami magrerenta. Ang tabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Healthy rice ba ang hanap mo? Sa Tamaro Mindoro Organic Rice ka na. Sobrang healthy, talaga namang mapapakanin pa more. Half rice o no rice? Ayaw mo na bang kumain ng kanin sapagkat nangangamba ka sa epekto nito sa kalusugan? Worry no more, dahil sa Tamaro Organic Rice, siguradong mapapakanin pa more. Ang Tamaro Mindoro Organic Rice is certified organic ng Ecoland. Ito ay pinalaki at inani sa organikong pamamaraan kaya makakasiguradong chemical-free. Dahil dito, samot-saring benepisyo ang iyong maaaring makuha, katulad ng pag-iwas sa mga sakit sa puso o cardiovascular diseases. Makakatulong na makaiwas sa cancer. Makakatulong sa pagbawas ng kolesterol at timbang. Maganda at makakatulong sa pangangalaga ng utak. Mababawasan ang inflammation sa katawan. Makakatulong sa pagpapabilis at paggaling ng mga sugat. Nakakatulong sa pagpapatibay ng buto at mainam na pang-detoxification at cleansing. Kaya sa Tamaro Mindoro Organic Rice ka na, talagang walang duda, mapapakanin pa more. Ang Tamaro Mindoro Organic Rice ay gawa ng Mina de Oro Agrarian Reform Beneficiaries Multipurpose Cooperative at Anilaw Orconoma Irrigators Association na matatagpuan sa bayan ng Bungabong, Oriental Mindoro. Oh, 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 oh
iba't ibang uri ng produktong may sangkap na seaweed tulad ng seaweed canton, seaweed cup noodles, seaweed instant mami, seaweed pickles, seaweed crackers, at seaweed shingaling. Ang seaweed ay magaling din sa balat, kaya narito ang seaweed soap na mas pinagaling sa pamamagitan ng iba pang natural na sangkap. Seaweed soap with Acapulco para sa pangangati. Seaweed soap with calamansi, pampaputi at pantanggal amoy. Seaweed soap with guava, pampahilom ng sugat. Seaweed papaya na nakapagpapabata ng balat. At seaweed soap with honey and milk, pampakilis at pampalambot ng balat. Hindi lang yan, ang seaweed ay magaling din sa buhok. Ito ang seaweed shampoo bar at seaweed liquid shampoo na nakakatulong para maiwasan ang pagkalagas ng buhok, mas nakapagpapahaba at mas nakakapagpatibay ng ating buhok. Seaweed products, the best sa kalusugan, the best sa balat, at the best sa buhok. The best performance on the road is not just about speed. It's also about efficiency. Together with Ferrari, we've developed a new and improved Shell V-Power to bring the best out of your drive, whether on the racetrack or on the city road. Whatever your drive is, go well with our best performance and efficiency. Magkakaroon ng PRC Mobile Service sa Bayan ng Socorro sa pamamagitan ng Educational and Employment Services Division o BESD. Ito ay gaganapin sa 22 hanggang 23 ng Pebrero. Ilan sa mga serbisyo na ipagkakaloob ng PRC Mobile Service ay renewal ng lisensya, change of status, initial registration, authentication ng mga dokumento at pag-raffle o pag-file ng nursing board examination. Binigyan ng PRC o Professional Regulation Commission ang EESD ng 800 slots para sa nasabing programa. Magkakaroon rin ng pre-registration kung saan maaaring ang mga aplikante ay magmula sa Socorro, Municipal Peso Office at Provincial Peso Office. Ayon kay Bip De La Cruz, Labor and Employment Assistant ng EESD, may mga kailangan requirements na dapat dalhin sa PRC Mobile Services. Ang mga requirements is the very first requirement of PRC as per instruction and their advice is to have their online registration and online payment bago sila magkaroon ng pre-registration. So we are checking their online registration kung may profile na sila dun sa www.prc.gov.ph. So they are obliged to enroll their account in the PRC website. Isinasagawa ang PRC Mobile Services upang mas maging madali para sa mga aplikante. Sa halip na lumuwas sa Manila o Lucena, hindi na sila mapapagastos at mapapagod pa dahil dadalhin na mismo ito sa kanilang mga lugar. Ito ay sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Gaganapin na nasabing PRC Mobile Services sa Socorro Municipal Gymnasium. Para sa ibang mga detalye, maaaring bisitahin ang Oriental Mindoro Peso sa ESD Office sa Capitol Complex. Samantala, bilang tugon sa pagpapatupad ng City Ordinance No. 13 Series of 2017 o Video OK and Sound Amplifying Equipment Ordinance, naglunsad ang pagpapatrol sa lungsod ng Calapan upang masiguro na walang lalabag dito sa unang araw ng pagpapatupad ng naturang batas. Kasama sa monitoring team ng ang City Public Safety Department sa pangunguna ni Choi Aboboto at ang bagong Calapan Chief of Police, Police Superintendent Efrem Camara, Sanggunian Panlunsod at City Information Office. Handa ang mga naturang grupo na papanagutin ang sinuman na lalabag sa pagbibideo okay, o pagpapatugtog ng malakas makalampas ang alas 10 ng gabi. Bagamat pinapayagan ng ilang mga establishmento na mayroong enclosed rooms o VIP video okay rooms hanggang alas 2 ng umaga, kailangang hindi pa rin lalagpas sa 30 decibels ang ingay na maririnig mula alas 10 ng gabi. Nasampulan rin sa unang araw ang pagpapatupad ng batas sa isang establishmento habang patuloy ang pagpapaalala pa rin ng otoridad sa bagong ordinansang ito sa lungsod ng Calapan.
Magbabalik po ang TVNet Newsline. This feeling, it's so, so cool. I'm just here chilling. There's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Windfree Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Windfree Air Conditioner. Ilang aksidente na ang naitala sa Oriental Mindoro kung saan sangkot ang mga pampasayarong van. Kaugnay nito, ilang puntos ang binigyan diin ng Unified Transport Group Oriental Mindoro Van Officer in Charge Edgardo Nagutom hinggil sa kanilang mga ginagawa upang matiyak na batid ng mga driver ang mga dapat at hindi nila dapat gawin sa pagmamaneho upang masigurong kaligtasan ng mga pasahero. Una, aniya sa kanilang hanay. Bago siya tumanggap ng driver, may orientation ito at mas matimbang ang driver na nakaranas na ng aksidente sapagkat may aral na itong natutunan sa pagmamaneho. Walang sino man driver na naghangad na siya yung mga aksidente. Ngayon, dito sa hanay ko, before ako tumanggap ng driver na recommended ng may-ari ng van, ang tawag ko doon ay official driver. Mayroon siyang endorsement sa akin, may hinahawakan ako mga dokumento na yan ay talagang inauthorized ng may-ari. Mayroon yan dito sa aking briefing, may orientation. Dalawang words ko yung sinisignal dito. Sinasabi ko yung mga dapat at hindi dapat. Dapat at hindi dapat. Ngayon, kung ang isang driver ay nagpunta sa akin, ilan ang aksidente mo unang-unang tinatanong ko? Wala akong aksidente, ilan taon ka ng driver? 15 years yung driver, wala kang aksidente, hindi kita matatanggap. Wala kang karanasan. Ngayon, may aksidente ako, sir, nakabangga akong tricycle. Saan? Ano nangyari? After all na nangyari yun, ano ang lesson learning sa iyo? Ano sabi ng driver? Ay, sir, nag-iingat na ako. Na-anticipate ko na yung tricycle na pagkaya, baka lumigo. Ay, dati yun, hindi. So, meron na siyang experience. Ikalawa, bawalan niya ang pagiging mahusay o matalinong driver kung hindi marunong ang kasalubong. Sa mga pagkakataong nagmamaneho, dapat aniyang pairalin ang pagiging defensive driver. Alerto lagi upang iwas aksidente. Magaling man yung driver mo, magaling man akong driver, yung kasalubong ko'y bubo. O, pasimplang-simplang sa daan. Hindi kayo yari din. Walang nangyari doon sa talino ko, doon sa pag-iingat ko. Kasi dalawa lang yung driver eh. Isang offensive, isang defensive driver. At sino lang offensive na driver na titulado, talagang authorized na maging offensive? Adi, fire truck, ambulance, yun ang offensive. Ikaw,
courier ka ng passenger, utility ka, say it. Every time mag-anticipate ka. O, oh, di ba? Kasalubong mo, ano mo na, na-anticipate mo na, oh, bakit, gumiwang na kaunti, anticipate mo na, bakit tapat sa akin gumiwang na naman ha. Alerto ka. Huwag mo maging defensive ka. Dagdag pa niya, sinisiguro rin ang kanilang i-chine-check ang unit na nakapila sa terminal bago makabiyahe. Ang alinmang unit na may problema gaya ng kalbong gulong ay dapat munang palitan bago makapila at makapamasada. Every time na lalabas ako dyan, pag may nakapila dyan, chine-check yung kanilang tire, particular yung tire. At o, yung gulong mo kalbo na. Huwag ka munang bumiyahe. Manager, yung operator ko, ayaw mo bigay ng gulong at bumiyahe pa daw muna eh. Kaya nga, ito ang way natin. Hindi ka muna pipila. Yung unit na hindi makakapila sa lahat ng terminal. Awan ko lang kung hindi magbili ng gulong yung operator mo. Pag lalabas ako ng order, lahat ng terminal. Itong body number ito, hindi muna pipila hanggat nagpapalit ng gulong. Ay, yung driver nagsumbong sa operator, manager, hindi ako makakapila. Nagsabi naman si manager, sa lahat ng terminal hindi makakapila. Bakit daw? Ay, kalbuho yung gulong sa una. Kailangan ipaltanda muna. Abay, bili! Ay, hindi ka makakapila. Bili. Ay, ito, bili. Mayari. So, nakatulong na po doon si driver para sa paghingi ng gulong, ay, naisip ko pa yung mga pasaherong dapat nakapunong sa aksidente. Kaugnay naman ng overspeeding, wala pa ani ang gadget sa Oriental Mindoro na nagagamit upang makapagsabi ng isang sasakyan ay nag-o-overspeeding. Ganun pa man, lagi nila pinapaalala sa mga drivers na responsibilidad nila ang kaligtasan ng mga pasahero. Kaya dapat pairalin lagi ang pag-iingat sa pagmamaneho. Sa huli, upang mas magkaroon pa ng kaalaman at kasanayan ang mga van drivers, hiniling niya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magsagawa ng seminar sa mga drivers sa 16 ng Pebrero dito sa Lalawigan. Sa February 16, nag-request ako ng seminar sa LTFRB. Nasa halip na doon pag-seminar yung mga driver para hindi naman na masyadong magastos, sila na lang ni-request kung pumunta dito. Magkakameron na seminar dito sa UB Express, lahat ng driver ng yellow plate para malaman nila yung responsibilidad ng driver. Paano mamiminimize pati ang takbo niyan. Samantala, sa ibang balita, ipinatupad na ng iba't ibang shipping line sa 1 ng Pebrero ang kanilang bagong fare matrix dulot ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law o Train Law. Buwan pa lamang ng Enero nang maglabas na sila ng abiso at formal na ngang ipinatupad kahapon. Dahil sa excise tax, nagtaas ng mula 10 hanggang 40 pesos ang pamasahe depende sa seat classification at uri ng sasakyan. Sa mga Roro Vessels, pinakamura na ngayon ang 190 pesos na pasahe sa rutang Calapan, Batangas at vice versa. Kung pipiliin naman ay premium economy hanggang tourist class, naglalaro ito sa halagang 240 hanggang 300 pesos. Sa mga fast craft vessels, nasa 275 hanggang 355 pesos na ang pamasahe para sa economy hanggang business class classification. Apektado rin dito ang mga rolling cargos, kabilang na ang mga SUV mula 1,040 pesos hanggang 1,800 pesos depende sa sukat ng sasakyan. Bukod sa mga pasahero at rolling cargos, malaki rin ang epekto ng train law sa forwarding and trucking services. Samantala, narito ang mga bagong fare rates na ipinatutupad sa mga sea vessels epektibo na, 1 ng Pebrero. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik.
umabit. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sinumang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA. Dahil sa kaliwat ka ng animal abuse na nagaganap sa iba't ibang bayan sa Lalawigan Oriental, Mindoro, muling ipinapaalala ng Provincial Veterinary Office sa mga penalties o kaso na maaaring maisampa sa mga nang-aabuso dito. Ang report ay ihatid sa atin ni Jao Marunilla. Kaugnay ng naitalang pagbaril sa isang aso sa bayan ng Nauhan, ayon kay Provincial Veterinary 4, Dr. Alfredo Manglikmot, isang malinaw na paglabag sa Animal Welfare Act of the Philippines o RA 8485 ang nasabing krimen. Matatandaan sa nakalipas na report na nasa loob ng isang bahay ang isang aso madaling araw noong 24 ng Enero nang magising ang may-ari sa putok ng baril at nakitang duguan na ang kanilang aso. Bukod pa rito, ayon rin sa grupo ng Batang Nauhan, isang aso pa rin at baka ang nabaril sa ibang barangay sa bayan ng Nauhan. Samantala, ayon naman kay Dr. Manglikmot, maari lamang nabarilin ang aso sa akto ng euthanasia o mercy killing kung ito ay nahihirapan o may sakit, o para rin sa population control na may akda at permiso rin mula sa lisensyadong veterinarian. Pero dahil wala namang ordinansa sa lalawigan na nag-uutos ng population control, animal cruelty ang grounds na maaring maisampa sa mauhuling magsasagawa ng mga nasabing krimen. Isang exemption na lamang dito ay ang panganib na dala ng aso sa sarili o sa pamilya sa oras na ito ay mangangagat na. Ano, kung very clear yung danger mo, tapos wala nang panahon para humawak ng tulong. At ikaw ay ano na, yung pamilya mo na maapektuhan. On that instant siguro, pwedeng ma-justify yung pangyayari. Pero kung nasa labas ka ng bahay, ikaw yung shooter, binaril mo yung aso nasa loob, mali yun. Kung hindi ka threatened, tapos yung baril na dala mo nga din na hindi lisensyado, hindi yun ma-justify. Samantala, bukod naman dito, talamak rin ang iba't ibang animal cruelty na nagaganap sa lalawigan ng Oriental Mindoro, katulad ng pagtatali ng mga kambing sa bubong ng isang pampasaherong van at paglalagay ng aso sa bubong ng tricycle habang tumatakbo ito. So yung ang nakataling kambing sa taas ng sasakyan mula Bulalakaw hanggang Calapan, no, traveling at no, siguro no, at least na to, 60 to 80 kilometers, no? Torture, yeah. And paano yung mga asong nasa bubong, nakatayo? Yung nasa tricycle? Oo, yung nasa tricycle. Din, no? Pwede po yun? Oo. Pwede po yun. Kasi hindi, it's still cruel. Pagdating dito sa animal welfare, it will constitute cruelty. Mm-hmm. No? Kasi wala namang grip ang aso eh. Mm-hmm. No? Tapos umaandar ka. Sige, akala mo natutuwa yung aso sa ginagawa. Kaya lang, di syempre, siya ay petrified kasi wala siyang traction eh. Paano kung biglang magpreno? Paano kung may bumangga sa likod mo? No? Not only will you be causing damage to property, pero you may end up killing or injuring the dog. No? Tapos siyempre madidistract yung tao sa no, nakikita niya, uy, aso nakasakay sa bubong, no? Pero yun nga yung epekto kumbaga pagdating dito sa batas na to, yun ay pwedeng tignan as pagmamalupit.
Dapat ano po, nakita po natin on the spot yung aso na sa bubong na andan ang tricycle. Pwede grounds na po yun para hulihin yung actually, tao. Yun nga eh. Yun yung sinasabi namin na dapat sinisitayan or hinuhuli na. Sa huli, maliwanag rin aniya sa batas na may mga karampatang parusa ang mga mauhuling mga abuso sa mga hayop. Subalit kung isang juridical o isang government officials ang gumawa ng krimen, ay pagkakakulong ang ihahaing parusa dito. Samantala, makakatulong naman ang bawat mamamayan sa pagpigil ng animal abuse sa pamamagitan ng pagkuha ng litrato sa mga tao at pagkuha ng plate number para sa mga sasakyang nagsasagawa ng mga pang-abuso sa hayop. Maaari aniya itong ipadala sa Municipal Veterinary Office o sa ProVet para magawa ng karampatang aksyon. Samantala, mula sa tanong, sabay-sabay nating tunghayan ang kasagutan. Dahil sa ating tanong ng masa, karunungan at katugunan ay matatamasa. Po hindi natuloy ang eleksyon pong barangay. Nagkaroon ng batas. Dapat kasi ang eleksyon natin ay magaganap noong October 23, 2017. Ngayon, gumawa sila ng batas para mapospone ito at mailipat ngayong May 14, 2018. So yung dahilan ng Kongreso para mailipat kung bakit siya postpone ay hindi natin masasagot kasi sila yung gumawa ng batas. At saka isa pa, yung pag-postpone nun, hindi siya dahil sa Commission on Election ang may kagustuhan para mailipat. So yung ating mga mababatas, ang gumawa niyan, para siya mailipat, para siya mapostpone at mailipat sa May 14, 2018. Different kind of internet, gamit lamang po ang inyong cable TV. Kung paano, narito po. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! At maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube, type lamang po ang TVNet Newsline. At yan po ang kalipunan ng mga balitang nakalap ng Newsline Staffing Group para sa araw na ito. Para po sa inyong mga comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Chief Pirain, yung nag-iiwan sa inyo ng isang magandang mapayapang gabi. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.